Paano kumuha ng Japan tourist visa with no guarantor or no sponsor? So, kung gusto mong malaman kung paano ako nakapunta sa Japan at nakakuha ng tourist visa na walang sponsor or guarantor, please keep on watching! Hello, Rosies! So, welcome back to my channel! And if you are new, please consider subscribing! So, don't forget to like, share! Yung content natin or discussion natin is about pagkuha or paano kumuha ng Japan tourist visa with no guarantor or no sponsor. Let's get started! So, una muna, disclaimer lang guys, hindi ako nag-work sa mga agency at hindi rin ako affiliated sa Japan Embassy. So, i-discuss ko lang sa inyo or i-share ko sa inyo kung ano yung na-experience ko during the time na kumuha ako ng Japanese tourist visa, single entry. Okay, so first muna, ito yung mga requirements na kailangan mo or yung pinasa ko. I-enumerate ko lang sa inyo and may list ako dito nakalagay sa laptop ko. So, I won't forget anything. So, first munang i-re-ready yung documents inyo is yung Philippine passport nyo. So, dapat yung Philippine passport ninyo is valid pa siya, meron pa siyang at least 2 blank pages. And then, hindi rin pwede yung broken passport. Second naman is yung visa application form. So, paano nga ba makakuha ng visa application form? So, ito depende to sa agency ninyo. So, sa case ko kasi, sa Rally Tours ako nag-apply ng aking tourist visa. Meron na silang ready-made na application form doon sa kanilang office. And then, nag-fill up na lang ako. Yung application form pala, dapat A4 size siya. So, much better kung doon na mismo kayo sa agency magsa-sign or mag-fill up ng application form. And then, make sure lang, huwag kayo magli-leave ng space. So, kung hindi naman applicable sa inyo, just put NA or not applicable, okay? 1 or 2 lines lang pag nagkamali. Huwag kayong gagamit ng mga correction paint or correction tape kasi hindi na-allow yon. So, para at least makikita pa rin ng consul to make sure fill up legibly and then correctly. Third naman is yung photo. So, sa photo, ang size niya is 4.5 by 4.5 centimeter. So, dapat white yung background ninyo. So, I suggest sa mga photo studio lang kayo magpa-picture. Kasi alam na nila yung size at saka yung dimension at the same time kung anong visa yon, especially Japan visa. So, fourth naman is yung original birth certificate na kinuha mo sa PSA. So, hindi na pwede yung sa NSO, PSA na tayo. And then, take note, dapat within 1 year lang siyang nakuha mo na kasi may validity siya. So, dyan, sa site, ilalagay ko yung actual na birth certificate and then sa ilalim nun, makikita nyo may barcode. Nakalagay doon kung kailang year and month mo siya nakuha. So, dapat valid pa siya within 1 year. Kung hindi naman readable yung iyong PSA na birth certificate or has incomplete information, kailangan mo mag-submit ng birth certificate issued by Local Civil Registrar kung saan ka pinanganak. And then, kung late registration ka naman, isubmit mo yung mga additional supporting documents kagaya no certificate and school record, Form 137, or yung iyong school yearbook. Kung wala ka namang record sa PSA, submit mo yung certificate of non-record from PSA together nung birth certificate from the local civil registrar nyo. Kung ano naman, married ka, marriage certificate. So, kung ikaw naman ay single, no need na mag-submit nito. Yung next naman, number 6, daily schedule in Japan. Okay lang naman doon is yung date, activities, and then accommodation. So, gusto lang naman malaman ng consul kung ano-ano yung mga activities mo kung nasa Japan ka na at kung kailan ka dumating at the same time kailan ka rin aalis or yung departure mo. At kung ikaw ang magstay sa hotel or Airbnb, ilalagay mo doon yung address or yung name ng hotel or Airbnb kung saan ka mag-stay. And then, phone number na rin. Number 7 naman is yung bank certificate.
So, magkaiba po yung bank certificate sa bank statement. Bank certificate lang ang nire-required nila. So, paano ba kumuha ng bank certificate? Kung asaang bank ka, merong account, pupunta ka lang doon and then you will request. And then, ilalagay nila doon yung bank balance mo, kung magkano, outstanding or as of today. And then, kung kailan inopen yung account mo at yung account number. During that time, sa BPI ako kumuha ng bank certificate ko. So, mayroong corresponding payment yan. 200 pesos yung ako ay kumuha sa BPI. So, within that, kuha ko na yung bank certificate ko. So, kung ako tatanungin ninyo, magkano ba dapat ang nasa bank account pag nagpasa ng bank certificate? So, walang definite answer yan. Depende na lang yan sa consul. Pero sa case ko kasi, depende yun kung ilang days ka mag-stay sa Japan. Let's say, kung 5 days ka, safe na yung may 100,000 pesos ka sa bank account mo. Pero, depende yun, para lang sa isang applicant yun. So, kung may kasama ka, dapat meron din enough money para to support her or himself sa Japan. So, during that time, ako, for myself, nasa 100,000 yung laman ng aking bank account, and then 6 days akong nagstay doon. Pero meron namang mga na-approve doon na less than 100,000 but not below 50,000. Like yung sister ko, nung nag-apply siya, Japan visa din, single entry, nasa 75,000 lang yung pera niya sa account niya, and 6 days siyang nagstay sa Japan. And then na-approve naman siya. Kailangan mo ipasa yung ITR or yung income tax return. So, kung ikaw ay employed sa HR ninyo, kukuha kayo nun and then bibigyan kayo ng latest na ITR ninyo. Ikaw naman ay business person, of course, meron kang annual income tax return or yung 1701. Naman, guarantee letter kung ikaw ay sponsor. So, hindi ako na-sponsoran or wala akong guarantor, hindi ako nagpasa ng guarantee letter. Business permit ko and then DTI permit ko. Just to support lang, na meron akong source of income since ako ay self-employed. So, kung ikaw naman ay employed, you can submit your certificate of employment. Siyempre, wala naman kasing interview yan sa Japanese embassy. So, safe na rin na gumawa ka ng cover letter. So, it's up to you. Pero ako kasi, I practice every time na mag-apply ako ng visa na walang interview, I always submit a cover letter. So, sa cover letter, ang inilagay ko lang doon is the reason bakit ako pupunta ng Japan at ilang days ako mag-i-stay at kailan ako aalis at ano yung mga activities ko sa Japan. Para lang ma-elaborate sa kanila na hindi ako magiging burden sa country nila at makakabalik naman ako sa home country ko. Okay? So, ayun lang lahat yung mga pinasa ko. Pero to make sure, pwede mo rin tawagan yung agency kung saan ka magsasubmit. So, yung sa akin, sa realtors ako. So, ilalagay ko na lang sa description box, phone number at yung kanilang branches. So, marami kasing branches yung realtors kung saan ako nagpasa sa Hotel Busitani. Kasi yun yung convenient para sa akin. So, mga requirements na nabanggit ko, meron ka na lahat nun, you can proceed na sa agency and then i-verify naman nila yon lahat, i-check nila at kung may kulang pa, sasabihin naman nila sa'yo kung ano yung kailangan mong ipasa. But like I said, this video is not sponsored. So, ang bayad sa single entry tourist visa is 950 pesos. So, yun yung tinatawag nilang handling fee. Or iba pa namang agency. Like yung akin sa second time ko nag-apply ng tourist visa sa Japan, yung multiple entry na is sa Discovery Tours naman ako nag-apply. So, comment down below kung gusto mo sa next video ko, i-discuss ko kung paano ako nagkaroon ng multiple entry visa sa Japan. Okay? Kasi medyo may additional na requirements kung mag-apply ng multiple entry. Ito pala yung itsura ng Japan visa ko kung kayo ay ma-approve. So, ayan. So, ilalagay ko na lang dito sa side yung itsura ng aking Japanese tourist visa para makita nyo clearly kung anong itsura niya. I know, this time, hindi pa tayo allowed na mag-travel abroad. And yung Japan kasi, hindi pa rin nagpapapasok ng mga tourist sa pandemic na kinaharap natin ngayon. So, I hope na matapos na rin yung pandemic at makapag-start na rin kayong mag-plan para sa travel ninyo. At kung alam mo na, meron ka ng ideas kung paano mag-apply ng Japan Tourist Visa para pag-ready ng mag-travel at nasa bucket list mo naman ng Japan. And then, why not makapunta ka na sa Japan? At least, alam mo na yung requirements at magiging prepared ka na. Okay?
So I hope nagustuhan mo tong video na to, and then see you to my next video. Bye for now.